ng mga Pilipino, masarap kumain. Pero kung minsan, inaalaman lang ba natin kung saan ang gagaling ang mga paborito nating pagkain? Sa Palawan, espesyal ang pag-aalaga sa isang espesyal na uri ng isda. Pinapatulog pa ang mga ito bago makarating sa ating hapagkainan. Basta isda, pinakamasarap pa rin ang mga huli sa ating karagatan. Isa sa ating paborito, lapu-lapu. Mahigit 40 species ng lapu-lapu meron sa ating bansa. Pero sa lahat ng ito, namumukot tanging ang red lapu-lapu o red sunog kung tawagin. Pinakamatingkad ang kulay nito, pati na ang presyo. Primera klaseng isda ang red lapu-lapu. Ang lasa kasi nito, heaven! Pero hindi maituturing na langit para sa iba ang pagpaparami nito. Dito sa Pali Island, sa Taytay, sa Palawan, swerte ang hatid ng red suno. Libo-libong piso ang kita mula rito. Kaya't nakaisip sila ng paraan kung paano magagarantiya na mas marami silang mahuhuling dekalibreng red suno. Ito'y sa pamamagitan ng paggamit ng deep sea cages o mga lambat na nakalubog mula 70 hanggang mahigit 100 feet sa ilalim ng dagat. Sa lalim daw na ito nabubuhay at nananatili ang kulay pula ng suno. Kapag napunta raw kasi ang mga suno sa mababaw na bahagi ng dagat, naaarawan sila at nagiging black lapu-lapu, mas murang uri ng lapu-lapu. Kaya para masigurong magiging mapula pa rin ang mga inaalagaan nilang lapu-lapu, sumisisid ang mga mangingisda gamit lang ang kompresor. Ibababa nila ang lambat. Lalagyan nila ito ng pabigat. Pagkatapos, tatalian ng bote ang gilid para hindi mawala sa forma. Tinatayang daan-daang pulang suno ang maaaring palakihin sa bawat lambat. Mahirap man itong gawin, sulit naman daw. Sinider, umaabot ng 300 hanggang 400,000 pesos kadalimang buwan ang kanyang kita. Nakapagpundar na siya ng bahay, lupa, mga bangka. At may-ari na rin siya ngayon ng sarili niyang mga deep sea cages. Tiyaga lang, kunting punan, pag tiyagaan mo lang, pag naibinta mo na, lalaki na. Wala, siya mismo ang sumisisip sa ilalim ng dagat. Gamit ang kompresor, mahigit 70 feet ang kanyang sinisisid. Maingat niyang kinalag ang unang tali ng lambat upang ilagay ang pakain ng isda. Kailangan mabilis ang kanyang mga kamay dahil kung hindi, maaagaw ng ibang isda ang pakain. Isinara niya ang unang tali. Pagkatapos, kinalag ang pangalawa para makaabot ang pakain sa mga lapu-lapu. Mukhang maayos naman ang lagay ng kanyang mga alaga. Pero si Undo, hindi nakakasiguro kung ayos ang kanyang kalusugan. Lalo pat matagal na siyang nagko-kompresor. Minsan, pag hindi ko alam na umangat na ako, wala na akong paningin. Tapos ang ginagawa ko, gumaganon lang ako. Ginaganon kong kamay ko, tapos bumabalik din. Natakot ako, kaya nga sabi ko sa misis ko, matanda ka siguro, kaya ako nahilo. Ayun, wala yung paningin ko, tsaka nahilo ba? Ano po yan, sir? Ipinakita niya sa amin ang kanyang kompresor at lang pinanggagalingan ng nilalanghat niyang hangin. So dumadaan dyan yung hangin? Hangin, nagaling dito, namamara sa milangis. Nahinihigo po ninyo? Oo. May halo-halong kunting langis, tsaka mga ibang hangin. Okay naman, minsan nagainom na ako ng kape ng tigatas pagkatapos ko pagkain sa isda. Para yung malinis yung baho ng hangin.
Malaki ang epekto sa kalusugan ng mga gumagamit ng mga isda. Unang-una, hindi controlled yung volume ng air na pumapasok. Pangalawa, may polluted or pollution doon or contamination sa air coming from the machine. Gayunpaman, tuloy pa rin ang paggamit ng compressor ng mga nagsusuno. Ang isa pang malungkot nito, sa kabila ng pagiging sagana sa Red Lapu-Lapu ng Palawan, bihira lang makahanap nito ngayon sa kanilang probinsya. Sa palengke man, sa karinderya, at pati na sa mga restoran, wala kaming nakitang Red Lapu-Lapu. Halos nasa kamay na ng mga buyer o yung mga nag-aangkat ng isda palabas ng Palawan. Ang prime talaga na purpose nila is di ba, kumita. Ito, hindi na to. Maging ang proseso ng pagbabiyahe sa mga ito, hindi basta-basta. Buhay-buhay ang tawag sa proseso ng pagpapadala ng lapu-lapu sa malalayong mga lugar. Sa maniwala kayo sa hindi, pinapatulog nila ang mga ito para mapanatiling buhay. Mas mahal kasi ang presyo nito kapag iniluluto ng masariwa. Pero papaano nga ba pinapatulog ang lapu-lapu? Pagkahango sa dagat, ilalagay sa built-in aquarium sa loob mismo ng bangka. Pagdating sa daungan, ililipat ang mga ito sa malaking aquarium para kondisyonin sa biyahe. Makalipas ang ilang oras, ilalagay ang mga ito sa kahon na may yelo para masanay sila sa malamig na temperatura. Pagkatapos, ililipat ulit ang mga isda sa kahon na may malamig na tubig na hinaluan ng fish tranquilizer. Bagamat kemikal ito, ligtas naman daw para sa tao. 8 oras ang epekto ng fish tranquilizer. Sapat na panahon para maibiyahe ang mga isda ng buhay. Pagkagising ng mga isda, karaniwang sa mga Chinese restaurant ang bagsak ng mga Red Lapu-Lapu. Tama, lambuy-lambuy niya. Sarap. Kung tutuusin, maluwag ang patakaran ng gobyerno sa paghuli ng mga isda galing sa wild o yung mga lumaki ng natural sa dagat. Pero ayon sa ELAC o ang Environmental Legal Assistance Center, isang NGO na nakabase sa Palawan, dito nga raw nagsisimula ang problema. Pag hinuli mo sila ng napakabata nila at hindi pa sila dumarating doon sa kanilang reproductive age, no? O yung sa panahon na po pwede na silang mag-mate, makapag-asawa at magkaanak, malaki yung epekto nito sa fish stock. No? Mauubos at mauubos yung manganganak o yung mga breeders at spawners. No? Hindi sang-ayon ang ELAC sa paghuhuli ng maliliit na isda o hindi kaya yung paggamit ng cyanide sa paghuli ng mga isda bago ang mga ito ilagay sa mga sea cages. Mukhang hindi lang daw ang mga ibinabiyahing isda ang natutulog, pati na raw ang batas sa kalakala ng isda na inilalabas ng Palawan. Hindi maikakailang lambat-lambat na biyaya ang hatid ng mga fish cages sa kabuhayan ng ating mga mangingisda. Sana lang sa hangad nating mabusog ang bulsa at ang ating sikmura, huwag sanang maiwang gutom ang ating mga karagatan.